kanilang mga mama sapagkat ang glory ng Diyos na kay Kristo. Nakita nyo? So, ayun lang po. Magandang hapon sa lahat at gusto ko din mag-share ng konti. Paki-ano nga sa Ephesians chapter 4 verse 6. Then sa John 1:1. Ephesians 4:6. So gusto ko po susugan din yung sinabi ni Brother Lito kanina. Diyan po, malinaw po yung statement ng ating Apostol Pablo. Malinaw na diniin ni Pablo na mayroong isang Diyos. At yung isang Diyos na ito ay ama ng lahat. Ang linaw-linaw naman yan, kaya siguro grade 1, maintindihan yung statement. Ngayon, punta po ako sa mga talata na controversy na ginamit ng mga Trinitarian maging panis ngayon to prove that there is one God and three distinct different persons. Pakiisundan mo ako sa John 1:1. Yan lang ang mga ipakita dyan na munting kaalaman para po mapag-unawa natin ang lahat. So, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, yung beginning na tinutukoy ng Word, yun yung Logos, yun yung plan of God. Kaya yung Word yan may beginning. Yung sabi ng Ephesians 1:11, God counsel His own will. And you see, kinausap niya yung sarili niya eh. Kinausap niya yung sarili niya sa pagpaplano ng paglikha. So yung beginning dyan, yung Word, mapansin po natin sa dulo, hindi po is ang ginamit. And the Word was, hindi po is. Sa Tagalog na pagkasalin, ang salita ay Diyos. So, kung unawain mo diretso, yung salita, yun na yung Diyos. Pero kung titingnan natin mga kapatid, na yung Word yan may beginning. Sabi ko nga kanina, this is a Logos and this is a plan of God. May beginning, yun yung unang plano ng Panginoon na yung salita na yon ay may plano ang Panginoon. Mamaya punta tayo sa 14, no? So, gusto kong ipakita dyan na tulad sa akin ngayon, yung salita ko at ako pa yan, mga kapatid, ako pa yan, bahagi ko yan eh. Yung sinasabi na and the Word was with God, kasama ko yung Word eh. Ngayon, time come na yung Word na yan ay inihiwalay niya, itong salita, ihiwalay niya yung beginning na yan, ng plano niya, yung Logos niya, yung reason ng creation kung bakit ang Diyos ay naglikha, inihiwalay niya. Express. Ibig sabihin, creation na yan. Itaas mo, ibaba mo sa 14. Linawin nun natin mga kapatid para 14. Tingnan nyo po ha. 14. And the Word was made. Hindi po sinabi dyan, and God was made flesh. Ayusin mo natin yung term. Dahil ginagamit mo nila, ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng 1:1. Pero dyan, malinaw ho, and the Word, hindi po, and God. Nasundan niyo ako? And the Word was made flesh. Pag sinabi po made, mayroon gumawa. Yung Diyos na sinabi niya, and the Word was with God, yung Word na kasama niya, nung siya pa lang, inihiwalay niya, binigyan niya ng buhay. 5:26. Tingnan natin. For as the Father has life in himself, so hath he given to the Son who hath life in himself. Ang anak, ito yung Word na kinreit niya, nilagyan niya, ginawa niya ng laman, binigyan niya ng buhay. Mga kapatid, malinaw po yung sinabi ng Bible. Na yung John 1:1 yan, yung beginning na yan, yun yung plan of God. Yung was with God, kasama pa niya, nung hindi pa niya inihiwala yung Word. Mga kapatid, at nung in-express na niya yung Word, yun yung creation, and the Word was made flesh. No, last. Nung ang tao naging laman na, yung Word na naging laman na, marami na ho nang nagpapahig niya. Yung Word na
ginawa niya ng tao, tinatahan niya ng Ama. Hebrews 10:5 na they prepared a body for me. Na nako oras. Nagamit niya yung sariyan. Ay, pwede mo siya na naman. Ay, tapos, iba na tapos, pwede sa sa experience ko ay nag-TVS kung bakit natin. Sapagkat ang Japanese hindi ay ipapayag na hindi ay ma-delay. Delaying system. Even sa DPS, may delaying system. Ngayon, ang Japanese matalino siya lahat. Sabi pa niya, I have 1,000 that we do not have one. So marinig ko dito, hindi pwede na hindi alam ng Japanese. Kasi may 1,000 siya, ikaw wala pa kahit isa. So, what kinds magsiguro na ikaw ay hindi biktima? Kasi si iba, kasi nabiktima siya, while they are fresh, bago lang ginawa, nabiktima agad. Masyado matangin ito. So, dito lang, itong kumbabi natin, tinatawag ito na interpretation. Sa malalim na aral, encyclopedia, interpretation, making the unknown. Kung ako ay makagawa ng ganyan, yung wala, ipakita ko, sino ako? Ang ibig sabihin, ang interpretation, there has only at again of interpretation. Sino lang ang authorized na mag-interpret sa scriptures? Sino? Ikaw? Hindi. Ang nasabi dito sa encyclopedia, una dito, it is Christ, Jesus Christ. Yan ang i-ingent lang. Siya ang makapaliwanag. Kaya sinabi niya sa mga parisiyo, kawawa kayo, sabi niya. Anong sabi ng parisiyo? Sipa itong nagsalita na parisiyo. Uyon lang sa simbahan. Sino ba ito sabi niya bata na makasalaysay? Hindi katulad ito na ang mga bata. Tatanong, baliktad ito ang ginagawa natin. Hindi ito sa kasulatan. Doon si Kristo, siya ang pinapakinggan na nagpaliwanag na ang mga laway na gini. Sino ba ito? Anak ng itin eh. Kapitbahan natin. Kasi ang kaibahan sa ginagawa natin. So, hindi ko matiwala na hindi tayo kontrol ng sita. Ngayon sa history, ang problema pa, hindi tayo mapayag sa history. Kasi ang history is a science that they're facts. When ang Bible, it is a wicked Bible, composed of history. So, ang Bible, nagsabi mismo, if you cannot make harmony, dilo ang testimony, ibig sabihin, gumamit ka nito. Sapagkat dito sa history, mababasa ang ginawa ni Jesus Christ na kabalaghan. While si Binihin, sabi ko sa kausap ko doon, si Binihin, kainta ang pinatayo niya, sinira ang mga sasakyan. Pero, nasulat ba si Binihin sa history? So, sa'yo mag-promo sa anak natin, ang anak natin hindi maka-high school, hindi maka-college school, hindi maka-tapos high school. Kasi ang gobyerno natin, honest, turuan ka dito na nasulat, ang Trinity dito ang pinaka-mataas mula ng Ibiso, Esperna, hanggang Chakira, Trinity yan, si Pablo, Trinitarian, sapagkat dati siyang Trinitarian. Pero sabi niya, tinapon ko ang lahat ko ka, kalaman sa Pilogyan. Pero ang Diablo matinay, sa ngayon, yun ang impa-espesyal niya. Dito sa tinatawag intellectual, ang Pilogyan sa ito, ang Taigda. Sensya na po, no? Kasi sabi ko nga, itong buking natin. Okay, Brad, salamat. I-contribute mo rin para malaman natin. Ako sa pangkasikasin.
dadhik yung usapan. So ako'y mag-ano lang ng kautiri at gusto ko rin ang maibahagi. Kung ang tayo po ay ano, Biblia, lahat naman yung Biblia eh, ano? At lahat naman ay magagawa. So wala namang hindi Biblia ang ginawa dito ngayon. Hapon. Okay, sa ano po, sa Old Testament, sabi ng huling propeta sa Old Testament, sabi ni Malakay, sundan po niya ako sa chapter 2, verse 10, hallelujah, sa Malakias, dos Gs. Ang sabi niya, wala ba ka tayong lahat ng mga isang ama, ang pinatungon, yung iisang tunay na Diyos, huh? Hallelujah. Hindi ba kaya isang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit tayo nagsisigawan ng paglililo? Bawat isa lamang sa kanyang kapatid na nilalapastangan ang tipan ng ating mga magulang. Okay, nagbigay ng babala na ang sabi niya yung huling propeta ni Malakay Malakias, iisa lang daw po yung ating ama. Iisa lamang. At anong, ito na yung ano, ito na yung Diyos. Saka, ano, tingnan po natin kasi, baka minsan kasi nagkakaroon ng bless yung Diyos. Nagkaroon ng laman. Ay wala pong sinabi na may laman yung Diyos. Dahil kasi ang sabi dyan, ang Diyos ay yung Espiritu. Ay medyo nagkakarambol-rambol. At sabi nga pa dyan, marami ang sinabi dyan. At maging ating Panginoon Jesucristo ay nagsalita. Ito ay parang testimony niya eh. At magkakaroon pa ng isang kaloob na ibibigay yung bawang maniniwala sa Juan 17:3 po. Maganda kasi yung mga ano, kapag sundan lang natin ang aral ng ating mga apostol, hindi tayo siguro maliligaw. At yung amang iisa lamang ng ating susundan. 17:3 ng Juan. At ito po ay siguro ay sapat para sa pagkakilala doon sa ating Godhead body. Huwag natin pahirapan na ating sarili, mga kapatid. Sapagkat nagkakarambol-rambol na, sabi ni Malakias, kailangan malaman natin yun. Hallelujah. Sabi niya, sundan mo nito. At ito ang buhay ng walang hanggan, na ito ay makilala nila. Saan po na nakadres ito? Na ikaw, Ama, ay makilala niya na isang Diyos na tunay. Aba, ay sino ba may sabi nito? Parang testimony nito ng ating Panginoon Jesucristo. Ay sino po pag ang ating dapat titingnan? Sino ba pag ang dapat natin sundin? Ang sabi ni Kristo doon sa John 7:16, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Aba, ay talaga naman, huwag na natin pahirapan yung ating ano, mga kapatid. Dahil sa itong pagkaunawa, tulayan natin ang aral ng mga apostol. Ang sabi ni Kristo, yung turo ko ay hindi akin. Doon sa nagsugo sa akin. Aba, ay talaga naman, pag pinahirapan pa natin ang ating sarili. Maranggalan, dahil ito yun yung pag-antala natin sa paglakad natin doon sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ay magiging makakabala pa. Lumakad tayo sa kasandalan ng liwanag ng salita ng Diyos. Perfection, message, nandito na sa ating lahat. Lumakad tayo doon, mga kapatid. Hallelujah. Maraming mga talaga dyan. 1 Corinthians 8:6, yung binanggit kanina, banggitin ko lang. Basahin ko na lang, dito ay mga, puro Godhead. Grabe yung mga Godhead yan. 8:6, basahin ko rin yan. Nako, grabe. Ngunit isa ka ng atin ay may iisang Diyos lamang. Aba, ay talaga namang dami ng patutuunin ko na iisa lamang yung Diyos. Tapos, dito ka na may brand new, tatlo. May dalawa, may tatlo pa at mayroong greater than I. Mga Diyos na yan. Ha? Tandaan po natin mga kapatid, i-current speed sa inyo, huwag na natin bigyan ng may tatlo pa Diyos. Baka magulo pa. Tuloy ko ang basa. Hallelujah. At tayo sa Kanya at isa lamang Panginoon, yung Jesucristo na tagapagligtas. Binigyan ng kapamahalaan sa langit at sa lupa at siya magliligtas sa atin. Okay, maraming salamat po. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. Wala ka talaga. Sayang yung sayo-hayo at walang sandal ka na. Ano ba? Pinaka nakakatuwa.
sinulod niya mamiyawin yung mga salita ng tao, ganito pa rin tayo. The same word applies. Yeah, in the beginning was the word, was the, diba? Ginulod niya. Yun din, the same word pa rin, the action word, yung logos, yung logic niya, yung salita na with God, is a God, and became flesh. Ang problema kasi, yun ang katawang tao niya, yung iba na reason na, tao na lang din siya. Tanggal iba yung tao niya, punta tayo sa Old Testament. Sino yung sumapasalangan ko ba? Ano pangalan niya? Ano pangalan ng kanyang anak? Kung iyong nalalaman, ilan ang pinatanong? Dalawa. Ay, naro yun. Ayaw natin sa atin ng magulang, kaya ka talagang ganun. Diba? Uutos ka naman naman, diba? Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos. Kung wala naman ibang Diyos, pwede ba sabihin ng Eva kay Adan? Uy, Adan, huwag ka mag-chicks, ha? Natuloy, wala naman ibang babae doon. Pwede ba sasabihin ni Adan? Uy, Eva, huwag ka manlalaki. Natuloy, matalinong ama, mag-uutos, huwag kang magkakaroon ng Diyos. Talagang maraming Diyos. Diba? Okay, ganito. Diyan natin, ha? Sabi ni ni Lucas, 20:28, sumagot si Tomas, nasa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Hindi siya sinaway ng anak eh. Diba? Patunayan natin na Diyos niya yung anak. Balik tayo sa, Hebreo. 17, diba? Sabi niya. Aba na lang siya salita, ha? Kinukot lang kasi natin yung, okay yung sasabihin ko, sige, doktrina ni Pablo. Pero kung tayo yun, doktrina na yung ama. Doktrina ng ama, doktrina ng anak. Kasi baka hindi nila hindi si Pablo, sabi ni Pedro, may mga salita si Pedro na may hirap maunawaan. Isinisin sa iyo ng karamihan. Okay? Hulo 7 na Hebreo. Pakinggan natin. Okay. Dito sa 1:8 ng Hebreo. Ngunit, ate, ano nga, 1:8, kaya, di ba? But unto the Son, He said, Who said, God said, Thy throne, O God, Thy throne, O God. Kaya nga, God the Son, God the Father, Diyos ko, Panginoon ko. Ay, Tomas, nagkakamali ka. Hindi ako ang Diyos. Sabi nga niya, pero syempre, pag binaba ko pa yan, pakibaba pa po, pakibaba pa pong konti. Ate, pakibaba pa konti. Ate, ha? Hindi natin ginugulian. Thou hast the brightness, therefore God, thy God, yung alak na Diyos, Diyos ka rin yung Ama. Kaya nga sabi niya kay Maria, huwag mo akong salingin, huwag mo akong ikuin. Paparoon ako sa akin naman, na inyo rin Ama. Ama din natin lahat yun. At Diyos ko din, na inyo rin Diyos. Walang problema sa salitang Diyos. Para na yan, tao tayo. Marami tayong tao. May Diyos, marami rin Diyos. Diba? Ano talaga yun? Nagkaanak ng Diyos, ang daming anak ng Diyos. Ang kita niya, magaganda yung anak ng mga anak ng tao. Diba? Kapag kaya saan nito sa sito eh. Diba sa dyan? Okay. Basahin natin ha, 5:18. Ayan, tingnan natin ha. Tingnan. Ayan. 17. Datapat 5:17-18 ng 1. Sinagot sila ni Yeshua, hanggang ngayon ay gumagawa ang aking ama. At ako ay gumagawa. Dahil dito ay lalo ng pinagsipukapan ng mga Hudyo, ng mga kababayan niya, na siya'y patayin. Sapagkat hindi lamang na sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos, na siya ay nakikipantay sa Diyos. Hindi ba sabi nga ni Pablo na kung hindi niya naiintindihan yung ibig sabihin ng Diyos? Hinubad niya yung anyong pag-a-Diyos. Nakitulad sa atin, naging alipin, nagpakababa pa hanggang sa kamatayan sa... Diba? Ang nilang nila. Diyos, nagkakagulo tayo. Yung Diyos na nga isasabi, 82 verse 6, o 82 ng awit, diba? 82, pakinggan mo ha, mga kapatid ha. Ipinataas na tayo ng Diyos, ipinababa naman natin yung sarili natin. Pagka sa ispon sinabi, o galing kayong unggoy, tanggap, diba? Pero pag kayong ama, ang taas-taas ng tingin sa atin, sabi ng ama, ang Diyos ay tumatayo sa kapinanan ng Diyos. El Consejo de los Dioses. Siya ay humahaton sa gitna ng mga Diyos. Dapat na ituturo nito sa mga pinuno ng ano eh, ditunan ngayon ng gobyerno eh, di ba? Katulad mo, aking sinabi, sabi ng Diyos, kayo'y mga Diyos. Diyos, ano yung sinasabi, Miss Pablo? So,
Hindi pa napansin ng ating kapatid yung Hebrew 1:8 sa pinod ni Apostol Pablo. Pero meron akong ipapakita dyan sa 1:9. Tingnan niyo po mga kapatid. Thou hast loved righteousness and iniquity, therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy pillow. Pag Diyos yung tinutukoy dyan, ano yung filo? Diyos din. Tingnan niyo po na mabuti. Pero hindi yan ang ipipresent ko. Yung nabanggit kanina na YHWH. Exodo 6.3. Ito ang pangalan na YHWH. Banggitin ko na yung word na Yahweh o Jehovah. That is... yan po ay partial name. Kung bakit ko sinabi na partial name, mga kapatid, mapasahan po natin sa talata. And I have heard unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, but by name of God Almighty, but by name Yahweh. Yahweh ang gagamitin ko. Hindi Juba. Tingnan niyo po yung kasunod, mga kapatid. Was I not known to them? Ano po ibig sabihin na was I not known to them? Yung pangalan na YHWH o yung Jehovah o Yahweh ay hindi siya nagpakilala sa ganun na pangalan. So ano ibig sabihin na hindi siya nagpakilala sa ganun na pangalan? Partial name yan, mga kapatid. Hindi iyan siya proper name. Patunayan ko sa iyo, bakit sinabi was I not known to them? Sa time na yan, sa time ni Abraham, sa time ni Adan, down to Jesus Christ, yung pangalan na yan ay hindi kilala ng Israel, mga kapatid. Yung Yahweh na tinutukoy, o Jehovah na tinutukoy, o YHWH, hindi yan kilala ng Israel. Mga kapatid, ano ang patunay na ebidensya na hindi iyan kilala sa lumang diban yung pangalan na yan na Yahweh o Jehovah o YHWH dahil hindi pa dumating yung tagapagpakilala ng pangalan at ang pangalan ng Diyos ay nahayag sa bagong diban. John chapter 17 verse 26. Sa 6 muna. Sa Tagalog, pwede ba ako mag-request? Brother Billy, Tagalog, gusto kong Tagalog eh. At pwede rin sa English. 26. Apo. 26. Sila may doon. I have declared unto thee that I will declare thee that love wherewith thou hast loved me. Maybe in them and I have them. Sa Tagalog. Okay. Bro, siya lang bro, Billy. Pakibasa bro dyan sa Tagalog po, sa Tagalog. John 17, 26. Pakilakas lang. Malakas yung boses mo. Tagalog po? Tagalog. John 17, 26. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapa sa kanila at ako ay sa kanila. Salamat. At ipakilala ko ang iyong pangalan na ibinigay mo sa akin. Kung iyong pangalan na YHWH ay declared at given na as a proper name, bakit nung dumating yung Bisaya ay kanyang ipakilala yung pangalan doon sa mga Hudyo? Ibig sabihin, nung ipakilala ko ang iyong pangalan, kung kilala na, hindi na niya dapat ipakilala, mga kapatid. Understood na hindi hayag, hindi kilala ng mga Hudyo yung proper name ng God, yung YHWH. At ang pangalan ng... Okay, itutuloy ko sa ganit. Ang pangalan na yan na proper name sa pamagitan ng anak, ang sabi niya, nagmana siya ng pangalan. Hebrew 1:4. John 5:43. Narito ako sa pangalan ng pangalan niya. Hindi. Narito ako sa pangalan ng aking ama.
Kaya itong pangalan na ito, na YHWH, kung bakit sinabi na, but by name, Yahweh was I not known to him. That is a partial name. Nung dumating yung anak, ang sabi niya, narito ako sa pangalan ng aking ama. At ayaw niyo kung tanggapin, kung may ibang pangalan na pumarito, siya naman yung tinatanggap. So yung pangalan ng ama, take note ha, ito nga, yung Diyos, yung pangalan ng ama, nasa anak. Yung nag-iisang Diyos na kay Jesus Christ, kung paano ang ama. Yung sinabi ko, yung pangalan ng ama ay nasa anak. Minanan niya yung Hebrew 1:4. Sister Anne, kung mapabilis, total 1 minute pa naman para may ipapakita natin sa kanila na ang pangalan na ito, na YHWH, ay minana ng anak yun. At ang pangalan ng ama ay nasa anak. At ang ama ay nasa anak. Mga kapatid, Hebrew 1:4, being made so much better than the angels, and he had by inheritance obtained a more excellent name than they. Nagmana ang anak ng pangalan na higit sa lahat. Sa kaninong pangalan na minana niya? Pangalan ng ama. Ngayon, kung Yeshua, Yeshua pangalan ng ama. Hindi Yahweh. Eh, klaro ninyo yan. Okay. Alam ko tutuloy mo sa garden eh. Nakalagay may oto si, pagkata si Pastor, Mother Freddy, then si Mother Boy. Okay. Buksan natin ang problems before kasi binanggit ng ating kapatid kanina na ang tingin niya, dalawang creator at pinapahayag dito kung kailan ang Diyos. Ang Diyos mayroon siyang anak. Sabi nito, babasahin ko lang, ilinawin lang natin. Proverbs 17 verse 4. Sabi nito, sino ang nagtatak ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? May tinutukoy nito yung plural. Sabi, sino, ano ang kanyang okay, sabi nito, sino ang nagtatag ng langit at lupa? Ano ang kanyang pangalan? Ang kasunod, ano ang pangalan din ng kanyang anak? Pero ang pinag-uusapan dito ay Godhead, sino ang tinutukoy ni sa Proverbs? Sino ka? Sino ito? Iyan ba ay dalawa, tatlo o singular? Sino? Pag sinabi sino, may tinatanong. Sa Exodus 20, bawal yung magkaroon ng marami. Ikaw, sabi dito, ikaw. Oo, ikaw. Pag sinabi ikaw, hindi yung plural. Amen? Babasahin natin sa, ano po, sa, para makita natin kung sino nasa Exodus. Si Yahweh pala yun. Sabi ni Yahweh, dito sa Isaiah 46 verse 5. Ang sabi nito, kanino ninyo ako itutulad at ipapares at iwawangis upang kami ay magkagaya? Kung ikaw ay nagbabasa ng banal na kasulatan, makikita mo kung sino yung kagaya ni Yahweh sa eternal. Wala. Sapagkat ang sabi na sa 9, inyong alalahanin ang mga dating bagay nung una sapagkat ako'y Diyos. Ako'y Diyos. Hindi sinabing kami ay mga Diyos. Kundi ako'y Diyos. Sabi dito, walang gaya ko. Eh mga kapatid, hindi natin pwede dagdagan ang Bible. Buksan natin sa eternidad kung mayroon co-creator, co-equal, co-existing. Ang Bible nagsasabi, mga prophet na nagsulat. Awit 90 verse 2. Dito tayo, mag-aral tayo ng maigi. Doon pa sa eternal. Sino nagplano? Ilan ang nagplano? Ilan ang naglalang? Paglalang mamaya, hindi na natin sa Isaiah. Basahin muna natin. Kung marunong
tayo, ito ay analyze natin. From eternal everlasting to everlasting, thou art God. Ilan? Thou art, si sabi dyan, ikaw. Pag sinabing ikaw, marami ba sila na nasa eternidad? At sino yan? Ito po ay CYHWH, hindi yung plurality. Ito ay singular, ito, singular. From eternal to eternal, ikaw ang Diyos. Sino yan? Si Yahweh. Buksan natin sa Isaiah 64, verse 8. Okay, sabi dito, ngunit ikaw, ngayon ay ikaw, Ama. Ikaw ang magpapalayok sa amin. Hindi sinabi ni Isaiah, kayo ay magpapalayok sa amin. Sinabi ni Isaiah, ikaw, may kilala ang propeta na Diyos na totoo. Ikaw ang magpapalayok sa amin. Kami ang gawa ng iyong kamay. Hindi sinabi, ang inyong kamay ang gumawa sa amin. Iba ang naglinog sa paa, iba ang naglinog sa baywang, iba ang naglinog sa ulo, kasi tatlo sila. Pero isa lang ang naglinog, isa rin ang naghinga. Yan ang Bible. Amen? Hindi natin pwede dagdagan. Sabi, balikan ko lang. Ang banal na kasulatan, Proverbs 30 verse 4. Matatapos tayo sa 5 and 6. Okay, last na to. Ito sabi. Bawat salita ng Diyos ay supok. Siya'y kalasag sa kanila ng nanganlong. Kumanlong tayo dito sa salita ng Diyos. From eternal to eternal. Ang Diyos ni Kristo sa pasimula at doon sa walang hanggang, yun din sa Diyos natin. Hindi nagbabago. Ito, sabi nito, huwag kang magdagdag sa kanyang salita. Huwag ka rin magbawas para hindi ka bawasan ng parusa. Eternal God, iisa lang. Si Kristo, siya po ay anak ng Diyos dito sa creation. Hallelujah. Ang natutunan ko sa aking paglago sa Mateo chapter 19 verse 15, bago akong simula.